Okay, so hi guys. Rio, parang morning pa lang. Ang dami ko ng mga nagpapalpitate na ako na ewan, hindi ko maintindihan yung puso ko. Parang there's like hell of emotions running. And I need to process, pero wala na akong time mag-process kasi meron kaming 10 o'clock training for our new mental health training ko. So hopefully matulungan nila akong mag-process ng negative emotions ko. I'm not really sure if this is negative. Dapat pala yung emotions, it's not negative or positive. They're just emotions and they're there to help you heal and become whole person again as kung paano ko ginawa ni Lord in His image. Share ko na lang kapag positive na ulit. Kapag healed na or na-process ko na kasi minsan, you know, baka may mga masabi akong hindi nakaka-bless. But anyway, honest lang ako, you know me naman, I'm very authentic and transparent that I'm not okay. But I'll spare you the details because it could be my sariling ano, interpretation or mirroring and I'm just, you know, judging others. Parang ngayon ko lang na-realize, merong ting! Yung pag-judge pala ng tao, no? Para pala siyang, parang may famous quote about this. I forgot, basta negative din. Pero yung nararamdaman ko, it's like I'm drinking a poison hoping the other person will die. But ako pala yung pinapatay ko. So ganun yung judgment. You know, the Bible's telling us, judge not so you will not be judged. Please heal my heart and make it brand new. Yeah, dami ko na nung sat-sat. Again, back to you later. Bye. Gusto mong palitan na na-experience mo nung bata ka? Okay lang din. Merong nagbabother sa akin. Okay. Ayak na ako. Actually, tapos na ito nangyari. Then, sabi ko, ay, ibabrush off ko na ito. Parang masyado lang akong sensitive. Pero na-remind kasi ako. Lagi ko siya naisip. Tapos sabi ko, Lord, bakit ganoon ang sakit? Parang, can you please parang heal my heart? Kasi ayoko na ganun, mag-continue yung judgment ko sa kanya na ganun. Kasi, nagkakaroon ako ng wall. Hindi ko siya ma-love like the way I want to love. Anong criticism na binibigay mo sa sarili mo? Kasi, it could be, meron kang critical sa sarili mo ay na, you know, nabalibig sa labas. So, it's so painful kasi nagsimula sa puso mo. May pinanggalingan ito sa trauma mo eh. Yes. Like, you know, na hindi mo lang alam. For example, comparing. Naku-compare ka ba palagi? Or, you know? So, I think yung comparison. Kasi diba, I've been like, talking about this. So, ano yung healing word na i-declare mo sa sarili mo na yung, kasi ang binabalyo ng heart mo, authenticity. Sige, ha? At least, nakuha mo, no? Nakuha mo na yan ang mga nagpo-poison na sa iyong puso. So, at, kailangan itong palitan. Oh my gosh. Ate Alice, patulong naman. Wala, madi-disempower ka pag pangunahan ka. Sige. Oo, yun. Matatanaw, kailangan kasi, Claudine, ikaw ang makatanaw eh. Kung hindi ikaw ang makakatanaw, hindi mo maaalis yung matagal ng langib na nandun sa loob ng heart mo. Makapal na yung scar na yon. Kung hindi ikaw ang magpapalit nun, hindi matatanggal yun. You will keep on operating from that. So ikaw lang ang talagang makakakita nun. Magandang-maganda kung ikaw ang talagang makakakita because you will be discovering the diamond in your heart.
sa kapag na, ikaw na nakita ko din, mayroong emosyon eh. Pag kami ang magsabi, tapos, I see, yun lang. Pero pag ikaw na nakita, oh my God, this is what I'm doing to myself. Iiyak ka dyan. Kaya mo talaga, oo. Iiyak ka kasi makikita mo na kagagawan mo rin pala. So, it's more, discover pa sarili, discover, you know? Hindi ko alam. So, paano ko ba maano? Sorry, dahil ko tanong. Sige lang. Kasi iniisip ko yung oras. Oh my God. Ano yung words na gustong marinig? Kasi, marinig. Kasi pag sinabi mo, hindi ko alam, mangyayari dyan, ibang tao magbibigay sa'yo ng words. Yung problema, puso mo yan, Claudine. Empower mo si baby Claudine. Kasi ikaw lang ang nakakaalam eh. Ikaw lang ang pwedeng mag-ano sa kanya, mag-nurture sa kanya. Kasi ikaw rin ang nag-wounding sa kanya. Oo. Yung mga declaration. Lord, saan ba ito nang gagaling itong words na ito? Saan basura? Ba't ba alam ko na. Ang alam mo na the moment big you compare, big deal sa bata. Mm-hmm. Big deal sa katawan. Tapos siyempre, the paligid, always compare din. Big deal talaga. Masakit. So, mag-heart to heart kaya ni Lord mamaya, Lord, saan ba ito nang galing itong comparing na ito? You know, alam mo na eh. Kasi alam mo na, nandun ang sugat. Tapos, ipaspak pa ng Holy Spirit. Makita mo, pag ito nakita mo, sabi mo na ko, papalitan ko ito. Mas powerful yun. Pag kami yung nagbigay niyan, medyo mababaw ang, i-draw out mo yun. Yun ang sabi nga, a wise man can draw out. Yung madu-draw out mo ka. Oh my gosh. Mm-hmm. Yan. Okay, so magandang, ano yan, magandang self-discovery mamaya. Pag may time ka, mamaya, or within the day, i-process mo. Kasi lumabas na siya eh. Huwag mo na siyang tabunan ulit. Ngayon pa lang, baga, nandyan na siya. Na-trigger ka na. So, trigger is a gift because it's an opportunity for you to heal. So, magandang self process mo, ha? Sige. Thank you. Sige. Thank you, Claudine. Okay, guys. So, wow. Time check is 3:34. Kanina, naramdaman ko sobrang drain ako from our training. After kong kumain, medyo weak pa rin ako. And I'm still like, my brain is still processing everything. And also, yung heart ko, processing yung mga negative emotions na nararamdaman ko. And ngayon, I'm proud to say that I'm getting there. Parang paisa-isa nang ina-unveil ni Lord yung mga issues sa puso ko na kailangan kong i-heal. Well, I'm not gonna tell you and blurt the details, but I'm watching again yung vlog ko about generosity. So I'm gonna tell you the process because I'm okay now, and when I'm okay, I'm willing to share. Okay. Okay, so hold on, it's 12:51. What was song again? I like that song. Okay, guys. So today, actually, kahapon, akala ko nauna nakapag-process na ako. I thought I'm okay, so ready na ako mag-share sa inyo. And then I realized after kong mag-film, na-realize ko na wait lang, meron pang dina-download, meron pa akong bagong discovery. So, nagsulat na naman ako sa notebook ko. Pinrocess ko na naman yung discovery ko na yon. And then, kanina umaga, habang nagpo-vlog, habang nag-yoga ako, bigla na lang ako naiyak after. Nag-speak na naman sa akin si Lord. May bago na naman akong discovery. Everyday na lang may bago. Siguro, yung channel ko, i-change ko kaya, no? I-change ko yung pangalan. Kasi everyday may bago akong nalalaman about myself. Mas nakikilala ko yung sarili ko. And I believe this is not my own doing. This is really God letting me discover myself, who I was and who I am, so that I will become what He really wanted me to be. Siyempre, bilang tao, meron tayong mga traumas in the past that made us who we are now. Kaya ganito tayo mag-react, ganito tayo mag-trigger, ganito tayo maging masaya. Like, everything,
kung sino ka ngayon, that's the product of your past. For us na wounded yung past, yung mga may inner childhood traumas, medyo complicated talaga yung utak natin and our emotions. And medyo mahirap matap yung emotions natin kasi it's so wild, it's so triggering. Dumating ako sa point na akala ko, wala, ganito na talaga ako, maldita, brat, spoiled, masama ang ugali, negative. But the more I know God, and the more I know Jesus, parang pinaparealize sa akin na this is who you can become if you're willing to die in your flesh and follow me. And I wanna be like him. I wanna love like him. It's a process, of course. Maraming mga bagay na kailangan pang magbago, i-surrender, i-process, and i-share ko sa inyo yung discovery ko. If nakita niyo yung story ko sa Instagram, nag-share ako na parang where did shame and comparison come from? Kasi I wanna know kung saan ba ito galing. Who told you that you're naked? Yun yung question ni God kay Adam and Eve nung nagkasala sila. Saan galing to? So I asked God and He revealed to me. Remember I talked about generosity sa last vlog ko? So I talked about it because yun yung hiniling ko kay God this 2022. I wanna be more generous. Kasi I believe generous na ako. But there was this lie and inner critic na nagsasabi na, you're not generous enough. That's not enough. Like, so little. What a shame. Parang ganun. And then, right now, I'm telling that inner critic that you're so wrong. I am generous. So, yun talaga hiniling ko, Lord, na, Lord, I just wanna be generous. Like, makes me happy to give. But, there was this shame na parang, I always felt like nakakahiya yung binigay ko, nakakahiya yung ibibigay ko, nakakahiya yung i-share ko. Like, for example, I want to share my creativity, but there's a inner critic na sabi na, girl, nakakahiya, yan lang yung kaya mo. Look at her, or look at them. They're so good, they're so generous. Like, for example, sa gift, like, I want to give, like, what I have, but sasabihin ng inner critic ko, yan lang yung ibibigay mo. Nakakahiya. Walang value yan. Nakita nyo yung kung gaano ka-toxic yung inner critic na yun. So, yung topic kasi namin kahapon was about words. Speaking truth in love. And I realized that I was not speaking truth in love. I was just speaking death over myself and over others. Because, you know, ganun naman talaga. Yung mga mean na tao, mean sila sa iba because they're mean to themselves. And I was mean to others because I am so mean to myself. Or I was so mean to myself. And still in the process of, you know, genuinely loving myself as I am. Kasi sometimes, meron pa rin, nasa-stumble pa rin or bumabalik pa rin sa old patterns. But every day, from glory to glory, the Lord is changing me talaga. And I can see it. He renews my mind. Yes? Okay, sige. Thank you. Tapos ka na. Hindi pa rin video pa. Salamat. Okay, so yeah. Every day, kumbaga sa horse, binibigyan niya ako ng yung parang ganito na parang instead of looking around, looking at the world, looking at the culture, looking at what's in, what's relevant, what's cool, He wants me to just look at Him. Kapag siya yung tinignan ko, nare-realize ko na, I am enough. I'm gonna share with you yung mga process ko. So, yung first process ko talaga was, yun nga, yung iyak-iyak ko kahapon was because na-trigger talaga ako isang word. May hurtful word na nasabi sa akin, or even if hindi sa akin directly, yung ego ko na-hurt. And then, the reason why na-hurt ako was because it was the inner critic's voice in me na na-validate ng somebody and told me, kuribot naman, ganyan. So, na-validate yung inner critic ko nga, yeah, you're not giving enough. Kaya pala ganun yung iniisip ko. Every time I give to somebody, whether it's stuff,
for my creativity or my service, I always feel like di pa enough to. I could give more. Nauna, ito yung process ko. Sabi ko, Lord, saan magaling tong voice na I'm not enough, I'm not giving enough. And then I realized ko na it was when I was a child. Hindi to kasalanan ng anybody. Kung mayroon mang dapat i-blame, si Satan lang talaga because he lied to me and I was deceived. Because, you know, when you are a child and you're wounded and wala namang maayos na nag-guide sa'yo na adult, it's easy to believe sa mga lies. It's easy na maloko. It's easy na maniwala. I believe na yung generosity is emptying yourself. I believe na when you love, you have to sacrifice. So inisip ko tuloy, every time na I look at Justin and look at myself as a wife, I don't feel like I'm sacrificing a lot. Of course, there are like things you have to, you know, compromise. Pero I'm happy. Why am I happy? It should be like hard. I should sacrifice. I should like, hindi sabi ni Lord sa akin na, girl, that's a lie. Hindi mo kailangan mahirapan to prove na you're giving or you're loving. And then when it comes to giving naman, I was taught when I was young sa church na, you know, God honors sacrifice. Yes, He does. Yes, He does. Like, whatever you give, He honors that naman eh. Like, kahit gano'ng kalaki or gano'ng kaliit, whether it's from a cheerful heart or a sacrificial heart, He honors that. But yung problem ko was, I believed in the lie na kailangan mahirapan ako or masaktan ako bago ko ma-feel na, ah, generous ako kasi sinacrifice ko yung buong sweldo ko. Ah, generous ako kasi sinacrifice ko yung sobrang laking amount na pwede ko mabigay sana sa sarili ko. Pero sinacrifice ko kasi ito yung generosity. It was a lie. I remember when I was a kid, then first time ko nagkaroon ng phone, I don't know how. I was so hyped by one preacher, sabi niya. Like, yeah, offering, sacrifice. So, sinacrifice ko yung phone ko. Nilagay ko sa offering basket. And then after that, wala akong phone for like most of my high school life. Lumipat na ako na ibang probinsya, lumipat na ako na ibang tinirahan, ibang tao yung tinirahan ko. And then I was in my tita. Sa mga classmates ko, yung mga churchmates ko, yung mga bata, like mga kaedad ko, may mga phone. So, gusto ko magkaroon ng phone. So, buong bibig ko lagi. Hindi ko kasi kaya humingi. Hindi ko sila parents para hingian ko. Parang ganun yung nasa utak ko noong time na yun. So, sabi ko lang sa tita ko na, la, auntie, ang ganda ng phone ni ano, gito, ganyan. So, siguro na sense niya na gusto ko ng phone. So, binara niya ako, sabi niya, wag kang ano dyan, wala kang pera, wala kang pambili nun. Sobrang nasaktan yung bata, yung inner child ko, na sobrang, ang dating sa akin nun, wag kang ambisyosa, wag kang mangarap, dahil, look at you now. And then, dinala ko pala yun. Matapang din siguro ako, and may grit ako. Nagsipag ako, nagumawa ako ng paraan para kumita, nagbebenta ako ng kung ano-ano sa school, para magkaroon ako ng funds to provide for my wants, like yung mga, syempre, yung mga need lang yung nabibigay sa akin. Shelter, food, and damit. Pero hindi ako makakabili ng bagong damit. Like, di ba, kilala niyo ako, Marty ako, bata pala ako, fashionista na ako. So, gusto ko yung mga bagay na to, pero syempre, kailangan ko siyang, yun yung way of, ano ko, yun yung happiness ko, bata pa lang. So, kailangan ko mag-work para makuha yung mga yun. And then, I did. Growing up, I did. I still do. I work very hard. Now, I'm able to nurture myself with shopping and everything. But then, na-realize ko, merong shame na sumasama. Like, nag-hunt sa akin na parang, hey girl, shopping ka dyan. Basahin ko na yung note ko, now that I can afford to nurture myself with wants, I have this shame that's constantly haunting me that I'm not sacrificing or giving enough. So even if nagbibigay ako out of what I think I want to give, every time na may binibili ako something for myself and it's expensive, there's this parang nag-hot sa akin na shame na, see? Ninurture mo yung sarili mo, pero you're not giving enough.
may shame na ganito. Tapos, kahit anong gawin ko, kahit magkano yung ibigay ko, parang it's always not enough. Because hindi ako nahihirapan, hindi ako nagugutom. Kasi nasanay ako dati sa may tinirhan ako na sa sobrang generous niya, nagre-reklamo na yung pamilya na wala na tayong pambili ng ulam kasi binigay niya, tinulong niya. Parang ganon. So, nung bata ako, nasanay ako na dapat ganon. Dapat sacrifice mo lahat. Martyr ka dapat. And ito yung topic ko, diba, sa generosity last time. And then, I thought I was healed, but then kahapon, lumabas, meron pa palang mga basura na dumikit, na kailangan pang tanggalin. And ito yung pinaprocess ko na basahin ko na lang yung validation ni Lord. Sabi niya sa akin, "The Lord delights in my cheerful giving, and He rejoices over me with singing. He's so proud of me and my small beginnings." Kasi I always feel so small. But the Lord delights in my small creativity, in my small amount, in my small giving, whatever it is. He delights in it. He rejoices in it. And He is so proud of me. And then I have to, like, reject the inner critic na nagsabi na, "That's not enough. You're not giving enough. You're not doing enough. You're not performing enough." And then He is teaching me to rejoice in the truth that I am the only one on earth He created this way. Na wala akong kapareho. Na even if pareho kami ng sample experience, not necessarily parehong-pareho because different time, different location. Like, I am the only one like this. And even you are the only one like that. So, I don't have to compare myself sa journey ng iba kasi ito yung journey ko. And whatever I do, as long as I do it from the abundance and the goodness of my heart, the Lord delights in it. The Lord honors it. And He is proud of me. And meron ako ditong gustong-gustong promise na sinabi ko sa sarili ko, validation ko from God, that He will provide and increase my resources and then produce a great harvest of generosity in me, and others will joyfully thank the Lord. Ito yung galing to sa Bible verse nung na-share ko sa inyo from my generosity vlog. So, kinopya ko lang siya and kinown ko siya for myself. Now, hold on to this. And then, I was like, "Okay, I'm okay. Thank you, Lord, for this promise. I will hold on." And then, kanina, nag-yoga ako. And then, bigla na naman may bagong discovery, may bagong trauma na na-unlock or pinakita sa akin. And then, I'm gonna share it with you. Ito naman yung shame pa rin. It's about shame. Grabe yung hold ng shame sa buhay ko. And I am slowly ko siyang nire-reject, tinatanggal, and like, "No, you are not welcome in this mind, in this heart, in this soul and spirit." Isa to sa mga like point of trauma ko. Nung inutusan ako ni Papa na mangutang ng delata sa kapitbahay, like katabing bahay namin may sari-sari store. Actually, kamag-anak namin yun. And then, sabi ni Papa, "No, kuha ka ng, umutang ka ng delata para may ulam tayo." And then, syempre, punta ako, bata, utang, and then hindi ako pinayagan kasi ang dami ng nakalista na utang na hindi pa nabayan. Kasi during this time, sobrang nag-bankrupt na si Papa sa business niya because nalulong talaga siya sa shabu at sobrang lulong to the max. And then, pag-uwi ko, sabi ko, "Pa, hindi ako pinayagan kasi kailangan daw bayaran yung utang." And then nagalit siya. Like, sobrang galit niya. Binasag niya yung center table namin. Salamin kasi yun. Kinuha niya yung martilyo. Binasag niya. Tapos, sumigaw-sigaw siya. And nakalimutan ko na yung sigaw niya. But I remember the feeling nung little Claudine, si Colleen. I just felt so ashamed na parang sinadya niyang lakasan yung boses niya para marinig ng kapitbahay na galit siya. And then, I also felt judged kasi feeling ko, yung na-judge kami ng mga kapitbahay kasi nagwawala yung tatay ko. Kaya siguro ngayon, feeling ko, yung na-judge ako.
And I have to work very hard to be so confident in who God made me that I wouldn't think or care about what others think about me, because I know that I am loved and I am valued and I belong and God loves me just as I am, as itong maarting na to, yung ambisyosa na to, He loves this girl. So because of that, yun pala yun, parang I felt so ashamed, I felt so judged, and dude, bata lang ako, I was 6 years old or 5, I don't know. Basta bata pa ako, and then that was traumatizing for me. Hindi lang yun eh, marami pa. Sobrang notorious na yun papa ko sa town na yun as addict and maano, war freak kumbaga. And then I remember one time, tinali ako ni Papa, like, tinali niya yung nakaganon, yung kamay ko at saka pa ako, tinali niya sa likod, tapos nakahiga ako sa bed. Tapos nandun kami sa tindahan namin, yung shop namin, kasi dati nagbebenta siya ng mga frames, moldings, ganyan. Yung house namin, pinarentahan niya kasi, so ang daming bata nung house na yon. Yun yung mga kalaro ko, yung mga kaaway ko, lahat na. So, binuksan niya yung window at then sabi niya sa mga bata, halika kayo, tingnan niyo si Colleen. Ayan o, oh, yan yung ginawa ko sa kanya. And then, pinabili niya ng tinapay. Tapos kumakain sila ng tinapay lahat. Tapos ako nakatingin lang sa kanila, umiyak. Ayun, natatawa ko ngayon, but my gosh, that was so traumatizing. And then, another memory of me na sobrang shameful was, naalala niyo yung bahay sa vlog ko na umuwi ako sa probinsya. May bahay doon yung malayo yung gate, sobrang laki ng garden. Like, ang lawak ng lawn. So, nung bata ako, nandun ako sa bahay. Nandun ako sa window, nakatingin kay Papa. Nandun siya sa malayo, sa gate. And then, sumisigaw-sigaw siya na parang lumumura siya, pinagmumura niya yung tita ko kasi hindi ko exactly alam kung bakit. But I just remember the feeling of shame. And I felt so judged and sobrang hiyang-hiya ako dahil nga doon sa shame. Feeling ko ayaw sa akin ng tita ko. And doon nagsimula yung insecurity ko sa mga pinsan ko kasi feeling ko para whenever she sees me, nare-remind ako nung papa ko na parang the trauma na binigay ni papa din sa kanya. Kasi I believe na traumatized din siya doon kasi syempre, nakakahiya, pinahiya siya. So that's what happened and dinala ko yun hanggang sa lumaki ako na parang there's kahit anong gawin ko, kahit I'm so good, like kahit sabihin ng tao na ay, ang galing mo, Claude, ang galing mo naman, gito ganyan. Merong shame na nag-hunt sa akin na parang you're not enough, you're not good enough. Huwag kang feeling. So whenever I think about my papa, merong shame. I remember, tagal ko nang hindi siya nakasama. As in, ilang years na. Parang 5 years. Tapos, bigla siyang nagpakita. Tapos, nakita siya ng classmate ko sa school namin. Sabi nung classmate ko, ay, parang nakita ko yung papa mo sa labas. Sobrang, naano ako yun. Sobrang, na-feel ko yung shame. And whenever I think about him, grabe yung shame talaga. Kaya siguro, sobrang hinahunt ako all my years na parang, kinakabahan ako na makita ko si Papa. I have to deal with him. And nandun yung identity ko na parang anak ng addict. Kasi yun yung tingin ng mga, or I thought tingin ng mga tao sa town ko before. Na parang, ha, Colleen, ang ganda-ganda mo naman. Sayang ka naman, yung papa mo, addict. So yung tingin ko sa sarili ko, anak ng addict. Ganun. So nadala ko siya. I'm not 100% okay with my dad. Like, may mga times pa rin na natatrigger ako and he reminds me of my traumas and everything. But I'm trying to be a good daughter. Pero parang may shame pa rin na sabi na parang, huh, look at you. You're not helping him enough. You're not giving him enough. Like, you're living that life, wow. Pero look at your papa, parang you're not taking care of him enough. As in, may mga ganun. So ngayon, I'm going to share with you the promise niya sa akin kanina, si God. And share ko lang because I feel like, malay niyo, pwede niyo rin itong i-hold on yung promise na to for yourself. Kasi, diba, hindi man pareho yung pinagdadaanan natin. But I believe na
kung ano man yung message ni Lord sa akin kanina, yun din yung message niya for somebody na nanonood nito ngayon. So, He told me this, "You are enough. Eyes on Me, not on the standards of the world, of this world. You are enough. I am so proud of you. That seed, I will bless." So, yung seed na to, yun yung kung anong meron ako. Maliit man tong talent ko, maliit man tong skill ko, maliit man tong creativity ko, maliit man tong resources ko, or gift ko, or it could be money, or whatever. Maliit man to, I will use it with confidence. I will use it that this is enough to bring glory to God. And He promised me that this small piece, small seed that I am willing to share, He promised me that He will bless it. And hindi ko na kailangang isipin paano. Parang na-remind ako noon na kapag nagtanim ka naman, nilagay mo na dyan sa lupa, hindi mo naman isipin na ito, ganda siya mag-grow, ito itutubog, ito ganyan. Hayaan mo lang siya. You take care of it, you water it, but it's not you who will grow the seed. It is nature, it is God. So it's a reminder for me na eyes on Jesus, don't look at the world, don't look at my neighbor, don't look at their success or their journey. Just focus on Me and Jesus, because He told me I'm enough and I believe it. So I was also reminded of the yung mustard seed, diba? As kahit gaano kaliit yung faith na meron ako, my God is able. I believe talaga and I declare with confidence that He will do it. He will do it for His glory. So kumbaga, ito yung famous quote nung bata ako na nakita ko sa isang classroom. Do your best and God will do the rest. Like, literally, ito yon. Ito lang yung message sa akin ni Lord ngayon. Parang, do your best in whatever you have right now, whatever you do right now, whatever resources you have right now, just give it your best. And siya na bahala sa iba. Ang haba na lang sinabi ko, pero yun lang yung point ko right now. And I believe the Lord will show other stuff na hindi ko pa alam about myself, about my inner child, about my childhood, and He will keep on triggering me so I can heal. And when I'm healed, I can also heal others. Sabi nga nila, heal people, and hurt people. So I just wanna heal, and no matter how uncomfortable, how excruciating the pain is, I am willing to go through if it means I will come out like Christ, and I'll become closer like Christ, then I'm in. Like, I am in. God bless me, and God bless you. And thank you for watching, and I'll see you sa next nating kwentuhan. Bye!